The arrow with the heart pierced through him. There was an arrow who was getting tired of his pointy life. Until one day, he woke up feeling heavier than usual. He woke up with a heart pierced through him. "Whose heart are you? And how did you get here?" the arrow asked. Sa dami ng mga estrangherong nakakasalamuhan natin araw-araw, nakakasalubong, nakakangitian, nakakausap, paano mo masabi na kaya mo siya nakasalubong isang araw ay para gampanan niya ang isang papel sa walang kwenta mong buhay na siyang gigising sa'yo sa masalimuot na katotohanan o magtutuwid sa likong takbo ng utak mo at magpaparamdam sa'yo na hindi pa rito nagtatapos ang buhay. Hulog daw ng langit yun, sabi ng iba. Bakit ko kaya siya nakita isang araw sa paliparan? Hindi ko pa rin maipalawanag ang lahat hanggang ngayon. Siguro pagkilos na ng Tadhana, nasan ba kasi ang tanginang Tadhana na yun eh? Kung kailan kailangan mo siya? Hindi na rin, kahit wag na pala. Kahit siya na rin naman nagsabi na, kapag mahal mo, abulin mo, ipaglaban mo, o kung hahayaan na may magtulak sa kanya, pabalik sa'yo. Kaya, Miss, hahanapin kita. Ihilahin kita pabalik kahit wala nang Tadhana. Nakainis na. Hinabol mo naman eh. Kinawa mo yung magagawa mo. Pinaglaban mo. Hinatak mo pabalik sa'yo. Pero bakit parang kulang? Bakit parang hindi buo? Dapat ba iniaso ko na lang sa Tadhana ang lahat? Dapat ba hinayaan ko na lang yung meron kami ng ganun-ganun lang? Yung 8 years? Langiya! Di ganun yun eh, di ba? Sabi ko sa'yo, kung ayaw naman magpakita ng miss niya. Kailangan niya pare. Kung wala ka sasabihin mo ito, mali niya. Alam mo, Brad, concern lang naman ako sa'yo. Ba, alam mo yun, maling sasayang ka lang ng pare. Tignan mo, nakaraan pumunta ka sa kanila. Sabi doon ng mga taga doon, umalis na daw, Brad. Kailan lang? Kailan? Last week? Yan, last week. Last week lang, Brad. Kung hindi na kayo pagtatagpoy ni Batman. Ano mo, Brad? Di ko naman kailangan si Batman. Ano mo, imbis na magdadagda ka dyan, tulungan na lang kaya ako maghanap. Mahanap din kita, Miss. Miss Castillo, akala pag pinapunta mo dito para kumain ng lunch, ba't di ka kumakain? Mamaya. Akala ko binaintindihan mo si Marco. Ba't ganyan ka? Ano ganyan? Ganyan? Ganyan! Kaming lagi ng text ng text. Ganun? Kasi alam mo yun, parang maghanap ko ng atensyon. Nakindihan naman kita eh. Oh,
naman ikaw. So, at nga pala, hindi ka na nakatulog sa dapat yung bahay. Bakit mo alam? Wala. Pumunta lang ako dun sa nung last week lang ako. Ako, pinupuntahan. Ah, yan lang sana ulit kita magpahal. Seryoso? Ang wait, eh. Ako nga. Hindi. Ito lang, inalo lang kita. Masama ba? Uy! Ha? Ano nangyari? Okay, sige. Pagpunta na ako siya. Hi! Uy, Mace! Kailangan ko na umalis. Ikaw. Di, sige. Ganyan ka naman eh. Di, joke lang. Sige, una ka na. Ha? Sige na. Hi! Ingat ka. So, saan ka na pagtapos siya? Uwi na. Ikaw. Pinapit ka pa uwi. Brad, napakaloko nga naman ni Batman. Piruin mo, no? Nakita mo siya ulit, pero sa di inaasahang panahon. Kaso may nauna na pala. Siguro nga, pagpapatang lang ang ginagawa ko. Siguro nga hindi ko dapat ginagawa ang ginagawa ko. Pero 'di ba? Sabi nga nila, kapag nagmamahal ka, mas iniisip mo na 'yung kapakanan niya kaysa sa sarili mo. Mas mahalagang maging masaya siya kaysa masuklian ka niya. Sorry. Mahal ko 'y. Eh. Sapat na 'yun. Kumusta, Anthony? Mabuti naman. Ikaw, kumusta kayo? Wala eh. Anong wala? Didin work. Okay ka lang? Gusto mo makausap? Di na lang. Okay lang ako. Ingat ka na lang. Be happy, follow your heart. Sumama ka.
naman ako sa'yo papuntang Italy. Sakit. Kasi hindi ko lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Na hindi lang si Tadhana ang kumilos at makayaan sa gusto ko. Hindi ako mismo. Gusto ko lang makita ulit ang hatakang magpuntasan. Ang sakit kasi wala akong karapatang masaktan ng ganito. Siguro nga hindi naman tayo ang matak sa buhay natin ay dumating para manatili. Kundi upang turuan tayo at buksan ng ating mga mata. Tama ang walang bentang buhay nito. So please, salamat din sa Tadhana. And can you please tell me, oh, where do broken hearts go? Can they find their way home? Back to the open arms of a love that's waiting. The arrow with the heart pierced through him. There was an arrow who was getting tired of his pointy life. Until one day, he woke up feeling heavier than usual. He woke up with the heart pierced through him. "Whose heart are you, and how did you get here?" the arrow asked. But there was no reply. Years.
Sa-